What is going on mga parekoys at welcome back sa akin channel. And for today's video mga parekoys, ipapakita ko po sa inyo kung paano baklasin po ang body fairings ng ating Sniper 150. At ang gagawin po natin ay i-arrange po natin kung ano talaga ang unang cover na ibabaklas natin. Kasi yung iba nababali yung mga screw or nababali yung mga lalagyan ng mga screw at iba pa. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba talaga ang unang gagawin at ano ba talaga ang unang fairing na tatanggalin natin. By the way, sa mga bagong viewers ko dyan, don't forget to hit that subscribe button at notification bell para ma-notify kayo for the next video. First, kailangan po natin ang dalawang tools, which is the Allen bolt or the Allen screwdriver at yung ating screwdriver mga parekoys. So, ang una po natin gagawin ay tatanggalin po natin yung side fairing ng ating Sniper 150. So, meron po itong isa, dalawa at tatlong screw na nakakapit po sa cover nito. So kailangan gamitan po natin ng screwdriver doon sa gilid, tas yung sa ating may fender kailangan po natin gamitan ng Allen, tas yung sa ilalim ng ating winker meron din pong dalawang or screwdrivers, body screw na nakakapit. So kailangan po natin yung tanggalin. So makikita niyo po sa video kung paano ko tinanggal yung ating driver or paano ko tinanggal yung ating cover sa paggamit ng ating screwdriver mga parekoys. So every side mga parekoys meron po itong tatlong screws na nakakabit. So kailangan po natin tanggalin yan bago natin baklasin yung ating cover. At ito rin ang reason para hindi po tayo or maka-avoid po tayo ng any other damages mga parekoys. So sa pagtanggal ay hihilahin lang po natin yung cover dito sa harap at doon naman sa may likuran hihilahin lang po natin gaya ng naipapita ko sa video na ito. So ganyan lang po mga parekoys, no? Slowly but surely mga parekoys. Tapos next thing is tatanggalin po natin yung ating wire ng ating side signal light. So yun po. Next thing mga parekoys ay tatanggalin po natin yung ating back fairing or dito sa may likuran na fairings mga parekoys. Sa fairing na ito, meron po itong one na screwdriver or one na screw dito po sa ilalim ng side fairing. Kailangan po natin tanggalin yan. Aside from that, meron po isang screw doon po sa ating nakabit po sa ilalim ng ating seat or sa ilalim ng driver seat mga parekoys. At aside from that, meron ding dalawang body clips mga parekoys na located underneath mga parekoys. So hindi po kailangan ng body or Allen screw driver sa pagtanggal niyan. Kailangan na po natin i-press yan, tapos matatanggal niya po yung mga body clips natin. So meron po another Allen na body screw sa ilalim. At aside from that, another body screw na naman po sa ilalim ng ating silya. So kailangan po natin tanggalin po yung rubber na cover po sa ilalim ng ating back driver seat mga parekoys. Tapos makakita po tayo ng dalawang screws dyan. Kailangan gamitan po natin ng Allen. At sa gilid, well sa side gilid mga parekoys, sa ilalim po ng cover meron pong isa na nakatagong screws. So kailangan tanggalin din natin yan. So yun lang po mga parekoys, no, we just have to unscrew everything out para matanggal natin ng maayos yung ating cover mga parekoys. Thank you.
Alright, so sa pagtanggal ng ating back fairings mga pare ko, sihilay lang natin ng pababa yung ating cover. Make sure na wala na pong mga screws na nakakabit po sa ating cover para hindi po magka-damage yung ating cover mga pare ko. So remove lang po natin isa't isa just to make sure na wala talaga nakakabit mga pare ko. So just refer to the video below kung paano ko tinanggal yung ating back fairings mga pare ko. So as I have said, slowly but surely mga pare ko, no? Hindi naman talaga gaanong mahirap yung pagtanggal ng side fairings or yung mga fairings ng motor. Just to make sure na medyo smooth lang ating pagtanggal para hindi makadamage ng iba't ibang mga parte ng ating motor mga pare ko. So ipapakita ko po sa video kung paano ko siya tinanggal mga pare ko. Okay, so dito naman po tayo sa front fairings mga pare ko. So meron tayong dalawang screw sa likuran. So dalawang screws po yan. Tapos aside from that, meron po tayong body clip dito sa ilalim sa my front end or sharp chin niya. At another 2 screws na naman po dito sa ating kiliran mga pare ko. Ipapakita ko po sa inyo yan. So since wala na pong mga body screws or body clips na nakakabit, so tanggalin lang po natin. Just refer to the video that I will show you po. So ganoon lang po, hihilahin lang po natin pataas yung ating front fairing, tapos magpa-pop na po yung ating cover mga pare guys. So ganoon lang po. Alright, so we are all set mga pare guys. Natapos na natin tanggalin yung ating cover. So I hope na meron po tayong natutunan po ngayon. Anyway, let's proceed po. Nakikita po natin sa video na lahat na pong side fairings or fairings na ating motor ay nakatanggal na. So, you have all the access po to clean those dirty matters po. So, kailangan tanggalin lang po natin yan kung anong gusto nyo. So, let's proceed naman po. So, kung paano ibalik yung ating mga side fairings, mga pare ko. So, first, ang gagawin lang po natin ay uunahin po natin yung sa back or yung ating side fairing sa backside. So dapat uunahin po natin yan. Aside from that, pagkatapos ng ating back fairings, kailangan susundan po natin yan sa paglagay ng dalawang yung ating front fairing mga pare ko. So after ng front fairings, kailangan huwag kalimutang lagyan ng body screw yung ating gilid ng ating Sniper 150 fairings mga pare ko. So just to make sure na wala po tayong hindi po sumobra yung ating screws mga pare ko. Yan lang po. So as always,
kung sino yung nauuna, dapat ngayon ay siya na yung nahuhuli, mga pare ko. So, ang nahuhuli po ngayon ay yung ating side fairings. So, yun na po yung mahuhuli. Anyway, papakita ko po sa video kung paano ko siya ibinalik sa dati, mga pare ko. Napaka-simple lang talaga po. Kung gusto niyo po talagang malaman, just focus on the video. Absorb po kayo ng maigi para makuha niyo po talaga kung paano ko binaklas yung ating fairings, mga pare ko. Kasi mahirap na kung merong damages. Yung sa akin, merong damages ni hindi dahil na sa pagtanggal ko, kundi yung mga damages niya po ay dahil po yun sa pagsasali ng race. So, sa mga moments na nagsasemplang po ako, so nagka-damage po yung ating mga covers. Especially sa mga kinakabitan ng mga body screws, mga body screws, mga pare guys. So, nakikita niyo naman po na yung ibang side o yung ibang mga kakabitan ng mga body screw ay wala na pong kinakabitan. Dahil po yun ay nadadamage during sa mga races na sinasalihan po natin. Alright, so refer lang po kayo sa video sa videong pinapakita ko po sa inyo. Observe it just to make sure na makukuha niyo talaga kung paano. Napaka-simple lang po talaga, mga pare ko. All you need is just focus po, mga pare ko, para hindi po kayo maligaw. Tas huwag kalimutan, be reminded, huwag kalimutang lagyan ng body screw or screws yung ating fairings, mga pare ko, para mananatiling matigas or sturdy po yung pagkalagay ng ating fairings, mga pare ko. Yun lang po. Anyway, kung meron po kayong tanong, just comment those down below para anyway, makakasagot po tayo dyan. Wala po tayong problema as long as vacant ko po. Sasagutin ko po yung mga tanong ninyo as soon as possible, mga pare guys. So, by the way, maraming pong salamat sa mga todo suporta po natin dyan. I hope na mananatili po kayong magsusuporta sa channel na ito. Always like, comment, and share. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga bagong viewers ko dyan, consider subscribing today, mga pare ko, kasi marami pa rin tayong mga videos coming, mga pare ko. So, if you own Sniper 150, most of my videos is all about Sniper 150. So, kung meron kayong mga gumagamit kayo ng Sniper 150, this is the right channel for you. Click that subscribe button kaagad at yung notification bell, mga pare ko. Alright, so ipa-flash ko na lang po sa screen yung ating video kung anong mga dapat gawin. And I hope meron po tayong natutunan, mga pare ko. Okay, so I guess we're all set, mga pare ko. Tapos na po nating baklasin at isauli yung ating Sniper 150 fairings, mga pare ko. I hope meron po tayong natutunan sa video ito. Kung meron kayong mga tanong like what I've said, always comment those down below. Meron kayong suggestion, comment those down below para matakol natin for the next video. At don't forget, like, share, and comment.
You can also subscribe if you haven't subscribed yet. Click that notification bell para ma-notify kayo. And again, this is your boy Dodong Andot. Enjoy the rest of the day. Always take good care. At kita-kita po tayo for the next video, mga pare guys. Ride safe and peace out.